Isang magandang maganda at mapagpalang araw sa inyo lahat. Ngayon, may activity ako sa Aralin Panlipunan sa subject na Professional Education. Ang mag-i-interview ako sa topic na Stages of Development na nagaganap sa isang adolescent o sa isang kabataan. Ngayon, siya po ay medtech dito sa Philippine General Hospital. Siya po ay si Ma'am Honey Nabong. Okay, si Ma'am Honey Nabong. Ang pamilya na, di ba familiar ka naman na lahat tayo ay nakakaranas ng development simula nung childhood tayo, patungo sa pagiging adolescent at patungo sa pagiging adulto, tama po ba? Okay. So, una natin katanungan, ano kahulugan sa'yo ng physical development? Physical development, para sa akin, ito yung mga changes na nararanasan sa katawan natin. Especially, kunyari, paglaki ng mga parte ng katawan, mga ganun. Okay. Bakit naman po kaya mahalaga ang physical development sa isang kabataan? Kasi bakit kaya nilalang ng Diyos na nagbabago ang istruktura ng katawan ng isang tao? Halimbawa, mag-isip-isipin na lang natin to. 15 years old yung isang tao, pero ang ano lang niya, ang kung titignan mo, ang katawan lang niya parang 5 years old. Bakit kaya nilikha ng Diyos na may mga pagbabago sa ating katawan? Siguro kasi, diba habang tumatanda ka, so lumalaki ka din. So sa tingin ko, habang yung mga physical changes na yon, isa yung sa mga dahilan para matugunan mo yung mga responsibilities mo sa buhay. So habang tumalaki ka, nadadagdagin din yung mga responsibilities na kailangan mong gawin. So habang lumalaki ka din sa age at saka sa physical na katawan, so kunyari from 15 yon nag-start ka na mag-school, from 20 mag-start ka na maghanap ng work. So sa tingin ko, yun yung connection nung pag-develop ng physical sa mga Okay. Tumpak na tumpak po ang inyong kasagutan. So, ang physical development, ito ay nilikha sa atin ng Diyos o ginawa sa atin ng Diyos because it's part of our human nature. Halimbawa, nagbabagong ating katawan, naglalabas tayo ng mga hormone, mga sexual hormone, para kalaunan kapag pumunta na tayo sa pagiging adulto, kapag gusto natin gumawa ng pamilya, then magkakaroon tayo ng pamilya at mga anak dahil nga part yun ng human nature natin. Tama po ba? Kayo po, ano po masasabi nyo tungkol sa bagay na yun? Yun din, same din. Yun nga, part siya ng human nature nga natin na mas lalo tayong tumatanda. Yun nga, kagaya yung sinabi ko kanina, may iba't ibang mga responsibilities and mga pangyayari na parang kaagapay ng natin, development. Okay. Paano nagaganap ang physical development sa isang childhood patung adolescent at adolescent patung adulthood? Sa tingin ko yung pinaka mas siguro magbibigay na lang ako ng ilan, yung pinaka mas nakikita kumbaga is yung height, yung weight, yung mga ganun, and yung physical features, changes sa physical features, mga ganun. Okay. Sa babae naman, yung palatandaan na ba tawag doon? Yung dinudugo? Period. Okay. Menstrual period sa lalaki naman ay yung yun, yung parang thickening of the boys. Tama po ba? Okay. Okay. Tsaka syempre, yung sa nagaganap sa lalaki, yung pagtangkad, tsaka paglaki ng boses at iba pang mga physical changes sa katawan niya. Tama po ba? Okay. Sa pangalawang stages of development naman tayo, ano kahulugan sa'yo ng cognitive development? So, para sa akin, sa tingin ko yung cognitive development is yung mga skills and yung mga bagay na ginagawa mo. Tama ba? Okay. Tumpak na tumpak po ang inyong kasagutan. So, yung cognitive development, ito yung changes sa isang tao, sa kanyang kakayahan, especially sa istruktura ng kanyang mga brain cells sa loob ng kanyang utak.
Paano nababago ng kapaligiran ang cognitive aspects ng isang tao sa inyong palagay? Siguro, pag mas nagiging ano ka na, exposed ka na kumbaga sa mundo, doon na nababago yung way ng thinking mo and yung way of thinking mo. Pag mas exposed ka na sa iba't ibang mga pangyayari, lalo na sa mga problema, mga ganun. Ah, okay. Tumpak na tumpak po ang inyong kasagutan. Kaya may kasabihan nga tayo, experience is the best teacher. Naniniwala po ba kayo doon at bakit? Oo, naniniwala ko doon. Kasi syempre, yung isang bagay, hindi mo siya matututunan kung hindi mo nga naman siya may experience, diba? So, it's either mag-fail ka or magpapas ka dun sa experience na yun. So, pareho, pag nag-fail ka or nag-pass ka, pareho may matututunan dun sa experience na yun. Ah, okay. Naniniwala ka ba na tinutuklas yung talento at lahat ng bagay ay posibleng matutunan at bakit? Naman, kasi, kumbaga yung mga bagay naman, kunyari na lang, di ba? Sa work, di ba? Pag nag-start ka naman, hindi naman agad-agad alam mo na yung gagawin mo eh. So, in time din, matututunan mo kung anong gagawin mo. So, ayun, practice lang talaga at aralin kung ano yung kailangang matutunan at gawin. Ah, okay. Kaya nga may kasabihan tayo, practice makes perfect. Ngayon kapag nagpa-practice tayo at natututo tayo ng mga bagay-bagay, malaki ang impact nito sa cognitive development natin bilang mga tao. At once na nahasa pa ang isang tao, mas gumagaling siya at natutuklasan niya ang kanyang mga kakayahan. Tama po ba? Tama. Ah, okay. So, yung challenging environment, paano ba ito nakakaapekto sa struktura ng ating neurons o brain cells sa inyong kaalaman? Siguro sa akin, para sa akin, nagiging ano, if nakaka-apekto siya, yun nga, sa way na i-perceive mo yung isang bagay or way na kung paano mo i-handle yung mga bagay-bagay. Parang ganun. Ah, okay. Kasi sa, tama po, tumpak po. Sa siyensya kasi, kapag natututo tayo ng mga bagay-bagay, may nagkakaroon tayo ng process of brain plasticity. On neuroplasticity, nagkakaroon ng changes sa brain natin kapag na-experience natin at natututo tayo ng mga bagay-bagay. Naniniwala po ba kayo doon? Ah, okay. So, yung cognitive development ay namomold siya ng environment. Tama po ba? Oo. Ah, okay. Paano nade-develop sa isang kabataan yung cognitive development? Alimbawa, ano ba nararamdaman mo pag nag-aaral ka mabuti? Anong pagbabago nararamdaman mo sa iyong sarili pag nag-aaral ka mabuti nung estudyante ka pa lang? Siguro, mas magiging confident ka sa kung ano yung... Kanyang, for example, may exam ka and then nag-aaral ka. Of course, mas confident ka na mag-take nung exam. Yun. Ah, okay. Yung confident ay nakukuha siya sa pagsasanay at pag-aaral. Nagkakaroon ka ng tiwala sa iyong sarili, tama po ba? Mm-mm, parang ganun. At sa pamamagitan nun, nauhubog yung cognitive development ng isang kabataan, tama po ba? Oo, tama. Ah, okay. Sa sumunod na question natin, ano ang kahulugan sa iyo ng psychosocial development? Siguro yung psychosocial, siguro ito yung way ng pag-interact mo sa ibang tao or sa kapwa mo. Ah, okay, tama, tumpak po. Ito yung way ng interaction natin sa sa kapaligiran tsaka sa tao, tama po ba? Opo. Ah, okay, kaya nga may kasabihan tayo, no man is an island. Ano po makokomento nyo doon sa kasabihan na yon? I think depende naman. So, yung mga tao naman na sanay mapag-isa. Pero sa tingin ko, since sa no man is an island. Pero syempre, yung mga times na kailangan mo talaga ng kaagapay. Kumbaga ka, may problema ka, mga ganun. Tumpak na tumpak po ang inyong kasagutan. So yung mga tao, yung kapwa-tao natin, malaki ang epekto nito sa psychosocial development ng isang kabataan, tama po ba? Oo. Ah, okay. Paano nade-develop ng isang kabataan yung psychosocial development? Siguro, nag-start yun siguro sa, para sa akin na, nag-start siya sa loob ng bahay. And then, habang tumatanda ka, ma-develop mo yun sa pakikipag-interact na sa ibang tao.
Ah, okay. Tumpak na tumpak po ang inyong kasagutan. So maraming salamat po sa inyong kausay-usay at katumpak-tumpak na mga kasagutan. Ma'am Nabong? Thank you din. God bless po. Kaway-kaway na po kayo. Bye. Thank you. God bless.